Good morning! At ito na nga yung pang-apat na araw namin dito sa mansion. Mas maaga nga po kami nagising dahil nabalitaan nga namin may bagyo. Nang sa gano, mas maaga po kaming matatapos. Pero dito sa lugar nila, imposible naman na bahain pa sila dito. Napakataas nitong lugar na to. Alam po ang problema sa lugar namin dahil binabaha po kami. Papansin nyo dyan, parang madilim-dilim pa oh. Ito nga po yung pinakamahirap na gagawin namin dun sa part na mataas. Maaga nga rin nagising dyan si Nana Cooks para magluto naman ng almusal. Bukod sa niluluto niya, ay nagluto rin si Hubby ng pang-almusal. Scrambled egg, Argentina, at saka sinangag. Ang sarap, chillers. Papakain ka talaga. At ininit nga namin yung papaitan na tira kahapon. Pero ako mamaya pa ako kakain. Magkakapi muna ako. Lagay na nga nila yung scaffolding dyan, pero pinabalutan pa rin nila ng tela. Isa ito sa mga part na hindi namin pwedeng madaliin. Galawan namin na mabilis pero pulido. Sabi ko nga sa kanila, gusto natin umuwi ng maaga, pero hindi kakayanin, hindi namin pwedeng persahin. Kahit abutan pa kami ni Kristen dito or ng bagyo. Dahil andi dito na rin lang kami, so laban na. Sa part na nga na yan, ilalagay na namin ang chipon at nilulusot namin dito sa may pinakang gilid. Bali, nakadikit po kasi yung hagdana dyan sa pader kaya medyo nahirapan kami. Pero nagawa naman po ng paraan. Kaya nga nung nasabi ko doon sa ibang vlog na plano talaga namin pagdalawahin yung paglagay ng kurtina. Kurtina nga lang at ginawa ni Hubby ng paraan. Ang sabi po dito sa amin, wala po talaga sa plano yata magpalagay talaga ng kurtina. So dahil yun ang babagay sa bahay nila, kaya yun ang pinagawa nila ma'am at sir. So ma-advise ko lang po sa mga nagpapagawa ng bahay, kapag plano nyo po magpalagay ng kurtina, sana po lagyan nyo ng plano. Po mas maganda yung maging outcome. Or para hindi rin po mahirapan yung maglalagay ng kurtina. Look po kung nasa ibang bansa kayo. Mga time po talaga na ititiwala nyo na lang talaga sa gagawa. Bahala na kami at hindi lang naman din po sa curtain, maging sa mga sofa, bed, minsan po talaga amin na po talaga tinitiwala ng mga may-ari ng bahay. Yan po talaga ang kahirapan kapag malayo kayo. Iba po kasi sa video, iba po sa personal. At buti na nga lang at naging maganda ang outcome, ayan o, hindi siya nagmukhang buntis. Yun po kasi inaalala namin. Pagkatapos nga niyan ay na maglengke kami at hindi na nga ako nakapag-vlog dahil lobat na yung cellphone ko. At ang magluluto naman ngayon ay siniknik, yung pong driver namin. Dahil nakakahiya naman kay Nana Cooks na siya lagi palulutuin. Baka sabihin, sinama ko sa dyan para gawing tagaluto. Anyways, may alalay naman sa dyan si Junjun. Sabi ko nga sa kanya, siya na yung maghimay-himay na mga dapat himayin dyan. Pero dahil mahilig kumain sa Nana Cooks ay hindi pa rin siya nakatiis. Gumawa siya ng masarap na palaman. Bale, itlog na pula po yan na nilagyan niya ng sibuyas at mga iba pang chururo. Kaya naman last day namin ngayon ay eto, napakarami namin pagkain dahil nagpaluto si ma'am ng ginataang langka. Nako, para yung babagyuhin mamaya dahil paborito po namin yan. Prado limas yan. At eto pa, mayroon pang sinaing sa tulingan. Parang nananadya talaga kasi alam nyo ang ginaw-ginaw ngayon dito. Kanina, nasa palengke kami, nakita ko tong tokwa kaya nag-crib ako kaya sabi ko magluto rin sila. Pero para yan sa dinner mamaya. At eto na nga, luto na yung sinigang na baboy. Papakain ka talaga dito ng marami. Kaya nga sabi ko kay Kuya Hector, dito na lang din kumain. Simula nung dating namin, sabi ko dito na lang siya kumain talaga. At sa wakas, naikabit na rin namin ang curtain. Eto na yun. Grabe, kinikilig ako sa outcome. Alam nyo, hindi pa nga siya napaplan siya, pero napakaganda na. Buti na lang talaga na ilusot namin dyan sa may gilid. Sabi ko naman talaga sa inyo, tiwala lang eh. Si Lord, hindi kanya basta pababayaan. Pagkatapos nga yan, nag-decide si Ma'am na baguhin daw ang pwesto ng mga sofa niya. Kami naman pong pwesto ang sofa ni Madam. Sa kanila na lang po yan kung ano yung pwesto yung gusto nila. Pero dahil nga may kabigatan yung sofa nila, kaya sa amin nila pinabago. Nasawa sila, pwede naman ulit nilang baguhin. Pababaklas ko nga po lahat ng mga plastic na mga furnitures na pinagawa nila sa amin at ipiplex ko po yan sa inyo. Papanood niyo po yan sa next vlog. Alam niyo, lagi ko talaga sinasabi sa mga vlog ko, iba po talaga kapag leather. Kami, lalo na sa gagamit, kaya kayo dapat ipag-alala na baka madumihan yung mga set ninyo. Kasi nga po, leather. Lalo na yung pinili niya ni Ma'am. Italian leather cloth po yung ginamit namin dyan. Kaya mukha siyang tela pero leather po siya. Hindi pa rin po kami tapos dito. Babalik pa rin po kami dito dahil may mga additional order pa rin po sila. Iplano po sila ipagawa sa amin dyan na bagong project. Ano ping sa harap ng bahay nila at sa likod po. Dahil tapos na nga po kami dyan ay nag-i-interest na silang maliko. Lalo na yung mananahin namin. Si Jessa. Sabi ko kasi sa kanya, hindi siya pwedeng maligo hanggat hindi pa rin siya tapos kasi mahirap na. Baka mapasma siya, ibababigit yung mga tinahi niya. Kung alang tunakunan o yung tagiliran ng bahay nila, napakalawak pa din. Dami pang pwedeng ilagay na mga upuan, pang outdoor. At kahit nga ako nag-i-interest ng maligo, kaya lang parang hindi ko talaga kaya yung lamig mga sis. Amin ko naman sa inyo, talaga mahina po ako sa lamig. Kaya nga lagi ako may dalang heater eh. Para kung sakaling walang heater yung bahay na tutuluyan namin, may reserba ako. Ano kapag ka-probinsya? Ay naku, grabe talaga ang tubig. Sige na nga, susubukan ko na, mali mo naman, kayanin ko, diba? Yan mo eh. Hindi ko talaga kaya. Bumaba ka pa dun sa isang hagdan?
Wala na, abot lang. Isang hagdan pa? Abot lang hanggang ano po. Hindi? Wala na niya. Isang hagdan pati, meron pa isa. Kaya nga, wala din na nga maabot. Hanggang dito ko lang kanina, oh. May dala nga pala kami video, okay chillers. Pero maliit lang po ito, kay mama to. Regalo ko to sa kanya. Iniram ko dahil itong sinanak ko, mahilig po yang kumanta. Kung hindi po ako nagkakamali, para nasa 2,500 po yung pagkakabili ko dyan. E dalawa na ang mic niyan at saktong-sakto lang yan sa mga gustong chill lang. Sakto lang din po kasi yung tunog niyan. Maire-recommend ko yan kay ma'am at sir. Kahit pa nasa sakyan ka, pwedeng-pwede niyang gamitin. Yung tunog po niya ay hindi talaga nakaka-istobo sa kapitbahay. At ang dami pa namin mga pagkain, ayan, naing sagata, yung sinigang, at kukunti na nga lang yung ginataan kasi best seller sa amin yan. Oh. Kaya nga hindi ko na pinaluto yung maruya. Dinala na lang namin. Sa bahay na lang namin lulutuin yan. Lalaki pa naman yan. 220 pesos yata yung bili ko dyan. At eto na nga, unti-unti na nga sila magsisipagliguan dyan. Ko, mas lalo ako nawala ng interest dahil tingnan nyo naman yung fog. Palala ng palala. Ang lamig! Hindi ko talaga kakayanin. Kakayanin ko ng mga ibang pagsubok sa buhay pero yung ganyan hindi ko talaga kaya, mga sis. Hindi naman siguro pwede mag-swimming na naka-jacket ka, no? Eka, dapat pala sinubukan ko no, na nakapang work out. Sa habang paggabi na ng paggabi, ayan na, palala ng palala ang fog talaga. Halos hindi mo na makita yung mga bahay dyan at yung mga sasakyan at yung daanan. Tinangalang at tapos na talaga kami. Kasama ko ay halos first time nila makakita na makapal na fog. Kaya talaga nagbibidyo-video sila dyan, picture-picture. Ano nga po namin ay palalampas lang namin yung traffic at uuwi na rin po kami. Kaya siguro nakaalis kami dyan mga nanay na po ng gabi. At hindi kami nagmamadali sa biyahe dahil nga po mas kumapal yung fog nung kinagabihan.